Hi guys! Paano ba natin malaman na ang dalawang triangles ay congruent? Ano ba ang ibig sabihin ng congruent? Kung i-relate natin ang word na congruent sa ating buhay, masasabi natin na tayo may kanya-kanyang kakayahan, katangian, siyempre, kagwapuhan, kagandahan, o kaya naman kamalian, o ano pa mang auri ng K. Kaya pwede natin sabihin that humans are not congruent. Pero, sa paningin ng ating Panginoon, tayo ay pantay-pantay. Sa aspeto ng pagmamahal ng Diyos sa atin, masasabi natin na tayo ay congruent. Kaya naniniwala ako na in God's perfect times, mapapasin niyo rin yung aking channel at kayo ay mag-subscribe at siyempre mag-hit ng notification bell para maging updated sa mga susunod nating video. Okay, so ano ba yung sinasabi nating congruent triangles? I-define natin. Two triangles are congruent if corresponding parts of one triangle are congruent to the corresponding parts of another triangle. Okay, so i-consider naman natin itong dalawang triangles. Sa palagay niyo, are they congruent? Tingnan natin. Ilalagay natin dito, makita natin ay congruent yung dalawa, di ba? E paano ngayon kung paglalagay ko ng triangle ay paganito? Masasabi pa rin kaya natin that the two triangles are congruent? Hindi na, no? E paano pagka paganito rin? So masasabi pa rin kaya natin that they are congruent? Hindi. So kaya dapat there should be a proper pairings of the parts of triangle. So yung angle, yung mga sides natin. So, kung titingnan natin, halimbawa, meron tayo ngayong triangle ABC, pangalan natin, tapos triangle DEF. Dapat, si angle A corresponds to angle D. Si angle B corresponds to angle E. At si angle C corresponds to angle F. Para masabi natin that triangle ABC is congruent to triangle DEF. So, yun ang tinatawag nating corresponding parts or correspondence or proper pairings of the parts of the triangle. I-consider natin ngayon itong dalawang triangles. Triangle ABC and then triangle DEF. Kung itong angle A congruent kay angle D, sulat natin dito ha. Angle A is congruent to angle D. Yung angle B naman natin ay congruent kay angle E. At itong angle C ay congruent kay angle F. Hindi pa natin pwedeng sabihin that the two triangles are congruent. Kasi meron pa tayong another parts na kailangan i-consider, yung sides. So dapat specify din natin that side AB is congruent to side DE. Nasaan yun? Ito yung AB, ito yung DE. Then, side AC is congruent to side BF. Nasaan yung side na yun? Ito yung AC, ito yung BF. Tapos, side BC is congruent to side BF. So, ito yung BC, ito ngayon ang BF. Okay, so pero may mga partialize tayo para masabi na two triangles are congruent na hindi kinakailangan specify lahat ng parts. So, meron tayo na tawag na SSS postulate. Hindi ito yung social security system, ha? So, ibig sabihin ito, side. Ano ibig sabihin ito? If three sides of one triangle are congruent to the three corresponding sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Okay. I-consider natin itong dalawang triangles. Makita natin, yung segment AB or side AB is congruent to side DE. Similarly, itong AC natin congruent kay DF at yung BC congruent kay EF. So since yung three sides natin ng one triangle is congruent to the three sides of another triangle, then pwede na nating sabihin that triangle ABC is congruent to triangle DEF. Ang reason natin dito ay yung SSS postulate. Okay, so second the postulate, so we have the ASA postulate or the ASA.
So, hindi ito yung tulad ng mga promises na umasa ka pero hindi naman matutupal, no? So, pag sinabi nating ASA, angle, included side, and angle. Kaya, if two angles and an included side of one triangle are congruent to the two angles and an included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Okay, so i-consider natin yung dalawang triangles. Itong segment AB or side AB is included side of angle A and angle B. So itong segment DE or side DE is also included side of angle E and angle D. So kapag ito si angle B is congruent to angle E, ito mo, pareho yung symbol. Then si angle A is congruent to angle D, pareho din yung symbol. And itong segment AB or side AB is congruent to side DE. So pwede nating sabihin ngayon na yung triangle ABC is congruent to triangle DF by ASA postulate. Okay, so ang gamit natin dito, ang reason natin dito ay gamit ngayon ng ASA postulate. So we have the SAS postulate. Okay? So if two sides and an included angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides of an included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. So makikita natin dito, yung A nasa gitna. Di ba? Tawag natin doon ay included angle. So hindi siya katulad ng A, SS, o kaya naman ng S, SSA. So magkaiba yun. Kaya pinapakita dito na yung A natin ay included angle. Okay, so i-consider natin ngayon itong example. So makikita natin yung angle A is included angle of segment AB and segment AC. At yung angle B is also included angle of DE and DF. So pagka naging congruent yan at yung AB congruent kay DE at yung AC congruent kay DF, then masasabi natin that triangle ABC is congruent to triangle DEF by SAS postulate. Okay, example tayo. So, identify natin whether the two triangles are congruent. At identify natin ngayon kung anong triangle congruence postulate ang ginamit. So, makita natin, side AB congruent to side DE, side AC congruent to DF, and EF congruent to ABC. Sabihin, are the two triangles congruent? Yes, so they are congruent. Okay? So, ano ngayon ang gagamitin natin dito para masabi natin na congruent? So, since three sides are congruent, then ang reason natin dito ay SSS postulate. Okay, so identify natin ngayon if the two triangles are congruent. So makita natin meron tayong dalawang sides na congruent. Ang tanong dito, ito bang angle na to ay included? Yes or no? Of course, na. Okay, so makita natin dapat yung angle A and angle D. So since yung angle A natin is not included angle, then masasabi natin that the two triangles are not congruent. Okay, so example number 3, dito naman, supply the missing parts so that two triangles are congruent by ASA postulate. So meron tayong isang angle na congruent. Meron tayong isang side na congruent. So kinakailangan lamang natin dito na isa pang angle. So, alin kayang angles ang dapat na maging congruent para masabi natin that two triangles are congruent? Is it angle C and angle R or angle A and angle P? So, dapat itong side na to ay included. Kung iyan ay maging included, dapat si angle A ang maging congruent kay angle P. So, lalagay natin dito, so angle A should be congruent to angle P para masabi natin that they are congruent na gamit ngayon ang ASA postulate. Okay, so improve naman natin itong triangle NAT kay triangle HAS. Okay, so ang given natin dito, side MA is congruent to side HA and side TA is congruent to side SA. So prove that the triangle MAT is congruent to triangle HAS, gamit kayo ng two column proof. Meron tayong statements on the left side, reasons on the right side.
Okay? So, statement natin number one, magagaling dito kay Evan. Kung sulat mo lang ngayon, si side MA is congruent to AC. Then, sulat mo na rin si PA congruent kay SA. Okay? So, ang magiging reason natin dito ay based from the given. So, since meron na tayong dalawang sides na congruent, ang kailangan na lang natin dito ay isang angle. Diba? Na magiging congruent doon sa another triangle. So, dapat ang angle na kukunin natin ay included angle. So, kung magiging included angle, dapat itong angle na to ay congruent dito. So, ito ngayon ang ilalagay natin for statement number 2. So, dapat isabihin natin that angle FAT is congruent to angle ACS. Ang tanong dito, ano ngayon ang magiging reason mo para masabi natin that angle MAT is congruent to angle ACS? Mapapansin natin dito itong segment MS intersect with segment AC. Ibig sabihin, itong dalawang angles na to ay tinatawag natin ngayong vertical angles. At lahat ng vertical angles ngayon ay congruent. So meron tayong pwedeng gamitan na tinatawag natin the vertical angle theorem. O kaya naman, pwede naman natin ilagay dito VAT. So we have the vertical angle theorem. Then, meron na tayong 3 corresponding parts na pwede natin sabihin that the 2 triangles are congruent. Then for number 3, so therefore, we can say that triangle MAT is congruent to triangle AS. Ano ang reason natin dito? So, gagamitin natin ngayon ang side, included angle, side, postulate para masabi natin that the 2 triangles are congruent. I hope guys natulungan ko yung sa topic about triangle congruence and postulate. So, see you sa mga susunod nating vlog.